Pabuya ni Senator Raffy Tulfo, sa makapagturo kay alias Jepoy umabot ng 500,000 pesos. Hanggang ngayon ay missing pa rin kung ituring ng CIDG ang dalagang si Catherine Camilon dahil hindi pa rin ito natatagpuan hanggang ngayon. Sa patuloy na rolling nga ng kaso at sa bagong update nito ay nagkaroon na nga ng result sa nakuhang hibla ng buhok at blood sample doon sa pulang SUV at kumpirmado nga na kay Miss Catherine Camilon ito dahil naging positive ang result nito sa DNA test na ginawa ng forensic group dahil dito lalong titibay ang mga ebidensya na magdidiin sa kaso laban sa mga sospek dahil nagtutugma ang mga naging senaryo ng mga witnesses. Matatanda ang sinampahan na ng kaso si Police Major Alan De Castro ng kasong kidnapping at serious illegal detention at tatlo pang ibang mga kasamahan nito. Samantala, sa pinakabagong update naman ay nagbigay ng pabuya si Senator Raffy Tulfo na nagkakahalagang 500,000 pesos sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jeffrey Magpantay o Jepoy sa Palayaw. Si Jepoy ay personal driver at bodyguard ni De Castro na umano'y nanutok sa mga saksi dahil ayon sa kwento ng mga witness nakita nilang duguan sa ulo at inililipat sa pulang SUV ang dalagang si Catherine at si Jepoy umano ang nanutok ng baril sa kanila. Mula nang mabulgar sa publiko ang pagkakilanlan ng mga sospek ay maaring nagtago na itong si Jeffrey Magpantay at di na mahagilap, at ayon nga sa bagong post ni Sir Raffy Tulfo sa kanyang Facebook, 500,000 pesos ang kanyang ibibigay na pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni alias Jepoy. November 21, dumulog sa Raffy Tulfo in action ang magulang at kapatid ng nawawalang si Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon, na sina Nanay Rosario, Tatay Relmer at Chinchin Camilon, upang mahanap ang kapamilya nilang mahigit isang buwan nang nawawala at makamit ang hustisya para rito. Kwento ng pamilya ni Catherine, huli nilang nakausap ito noong October 12 lula ng sasakyan niyang Nissan Juke na kulay metallic gray at may plakang NEI 2990, at mula noon ay hindi na nila ito nakita at nakausap pang muli. Sa pakikipag-usap ni Senator Raffy Tulfo kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, napag-alaman niya na tugma sa isinagawang forensic examination ng CIDG ang mga nakuhang hair specimen sa inabando ng pulang Honda CR-V sa Batangas City noong November 9, na ayon sa mga testigo ay pinaglipatan di umano ng katawan ni Catherine. Tatlong lalaki ang nakita ng mga testigo na naglipat ng katawan ni Catherine sa nasabing sasakyan, at isa na sa kanila ay kinilala na si Jeffrey Jepoy Magpantay, na sa kasalukuyang nagtatago at pinaghahanap pa ng mga awtoridad. Si Jepoy ay napag-alamang personal bodyguard at driver ni Police Major Alan De Castro na isa rin sa mga suspect sa pagkawala ng beauty queen, at siya kasalukuyang nasa ilalim ng restrictive custody ng regional headquarters ng PNP Region 4A habang dinidinig pa ang kasong administratibo laban sa kanya. Mayroon pang dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa kasong ito. Iminungkahi ni Senator Raffy kay Police Colonel Fajardo na dapat ay ikulong sa isang selda si De Castro habang siya ay nasa ilalim ng restrictive custody upang masigurong hindi siya makakatakas, at nangako naman si Police Colonel Fajardo na ipaparating sa PNP Regional Director ng 4A ang suhestyong ito para agad nang maipatupad. Samantala, makakatanggap ng reward money mula kay Senator Idol Raffy na nagkakahalagang 500,000 pesos, ang sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng sospek at kay witness sa pagkawala ni Catherine na si Jepoy at masampahan ito ng nararapat na kaso.